Hi guys! Welcome back to my channel. And today, solo lang ako kasi gusto kong ipakita sa inyo yung mga nabili ko this ECQ or nung nag-lockdown. So, puro Shopee or Lazada tong mga ipapakita ko sa inyo. And, nagulat ako. More on, or 99% is pang bake or pang luto siya or pang kitchen. So, ayun, sige, i-share ko sa inyo. Kasi nagulat ako eh, pagkaita ko nung Shopee app ko or nung Lazada app ko, sobrang dami ko palang nabili. Or, for me, madami na yon. And then, yung iba pala dito is hindi ko na siya through Shopee binili. Kasi, or na-search ko siya through Shopee, pero hindi ko na siya binili through app kasi parang nakakaroon daw ng delays din sa mga deliveries. Syempre, di ba, lockdown, so medyo mahirap ata yung mga tractors nila or truck, ewan ko, delivery van. So, yung iba is dinirect ko dun sa my seller, which is okay din sa kanila. Plus, grab or lala move na lang yung nag-deliver. So, parang pag in-order ko siya, ipapadala na agad. So, mas mabilis siya. So, sige, share ko sa inyo yung mga nabili ko this ECQ. So, first is this Ferna hot cake mix. So, ayan. Classic hot cake. Then, chocolate hot cake mix. And then, itong pancake syrup. Actually, naka-bundle tong itong apat na to nung binili ko. Tapos, through Shopee ko siya binili. So, ano ba? Sobrang tagal niya bago ko natanggap. As in, akala ko okay na. Pero, na-ship out siya agad nung seller or nung company. Kaso lang, si Shopee yung matagal talaga. Kasi ngayon yung parang medyo start pa lang nung ECQ. So, ayan. And, nakabili rin ako sa kanila nung yeast. Pero, na-open ko na. So, ayan yung first. And then, ano pa ba? Ito. Ito, medyo huli na lang din. Ito, medyo huli. Pero, maaga ko siya nabili. And then, parang nakikipag-communicate ako din sa seller. Kaso lang, medyo hindi siya lagi nagre-reply. So, napatagal. Then, nung binili ko na siya through app, ang tagal din nung delivery. Kasi, ano bang sabi niya? Ang nangyari is, nagbubook na siya dun sa shipping company ng Shopee. Kaso lang, hindi sila pinipick up. Kumbaga, ang dami na rin nakapack sa kanya. Hindi daw pinipick up yung mga items. So, yun. Napatagal din. So, ito. Yung una kong nabili. Mukha siyang ice cubes. Pero hindi. Pang pastilla siya. Pastilla smolder. So, ayan. Pastilla smolder. Egg separator. Actually, kaya ako ito binili. Kasi nung gumawa ako one time nung leche flan and yung puto flan, medyo mahirap maghiwalay ng nung red, nung yolk dun sa egg white. So, tinry kong bumili. Pero hindi ko pa siya nagagamit. So, hindi ko alam kung effective or not. And then, lastly is yung fighting, disposable fighting bag. Actually, ito, nag-feeling lang ako na mag-icing or something. Kasi nga, noong una kami nag-icing yung pamangkin ko, medyo mahirap. Tsaka sayang kasi mahal yung Ziploc. So, yun yung ginawa namin, then kinat namin yung dulo. Medyo sayang. So, naghanap ako and bumili ako na itong disposable. And until now, hindi ko pa rin nagagamit. And then, next is, ito, from ano na to? Ang tag doon? International na or sa China na galing. So, pero yun yung nakakagulat kasi ang bilis niya dumating. Hindi naman mabilis, like one week naman. Pero, yung iba as in pinagbilang ko dito sa Philippines, ang tagal nila dumating. So, mas mabilis to. So, ayun. Bumili ako. Actually, pinakita ko na ata to. Ito, bumili ako ng, ano bang tawag dito? Parang mga cutter. Pwede siya siguro sa cookies. Hindi ko alam kung pwede sa cookies, pero ang alam ko is for ano siya, ang mga vegetables. So, naisip ko itong bilhin para, kunyari, yung mga carrots, ikakat ko siya ng ganitong shape. Ito, parang flower. And then, meron yung parang bear head. Yan. So, parang pag in-steam mo yung vegetables or fruits, pwede din. Ikakat mo siya. So, parang medyo mas maganda siya tingnan kay Tokyo. I mean, yung parang, ano ba, basta maganda siya tingnan. So, parang gugustuhin niyang kunin or tikman. Yun. So, ang daming shapes na to. May star, may parang bunny, may fish. So, yun. Madami siya. And then, ito.
ito yung nakita ko dun sa nagbe-bake. Hindi ko pa siya nagagamit, actually. Pero ito yung nakita ko dun sa isang nag-live sa IG na nagbe-bake siya. Then sabi niya, kasi di ba usually pag nagbe-bake tayo, is yung parang nagbubundok siya. And then nasa ibabaw yung may crack. So sabi niya, pag meron daw nito sa paligid, then babasain mo ata yung paligid nito eh. I mean, ito, babasain mo, then ilalagay mo sa paligid ng pan. Yun yung may iwasan mo, yung magbubundok siya. So hindi ko pa natatry, pero bumili ako. Mura lang kasi din. And then ito, kasi naalala ko, nung nag-put of land ako, ang ginamit ko, di ba, is yung baking tray ng cupcake. So, yung isang malaking ganun. And, nag-i-steam ako dun sa may oven, which is, feeling ko, ano siya, maaksaya siya talaga sa gas. So, eh, walang di naman, yung steamer namin is hindi naman ganun kalaki. So, hindi talaga kasya yung tray. So, bumili ako netong mga silicone cupcake, or basta silicone mold, yun. So, ayan, shape ng star. And then, meron ding shape ng heart. Heart. Pero nung dumating sila sa akin, medyo nag-worry ako kasi, syempre, hindi naman nila to binox. So, medyo na-deform. So, pinahinga ko siya or, ano ba, pinarest ko ng hiwa-hiwalay. Then, bumalik naman siya sa sobrang pagka-heart niya. So, goodbye. And mura lang din tong mga to. Actually, may nagbibenta nito sa Philippines eh, kaso lang medyo mahal. So, mas binili ko na siya dun. Ano pa? Next! Online shop. Ito! Nung tinry ko to, wait lang, kasi in IG story ko to, nung ginamit ko, yung, ano ba tawag dito? Vacuum food sealer. Kasi, di ba meron akong, or gumawa ako ng lobster mac and cheese before. Ang laki ng packaging niya, like 1 kilo ata ng lobster meat. So, hindi ko siya talaga lulutuin ng isang lutuan kasi mahal. So, ang ginawa ko habang frozen siya, hiniwa ko siya or dinivide ko. Then, sabi kasi kailangan naka-airtight yung mga lobster meat. So, bumili ako neto. Sobrang effective niya. Try kong isingit dito yung video if magagawa ko. So, eto. May mga kasama siyang ganito. And, lalagyan mo lang to ng battery. Eto. Lalagyan mo lang to ng battery. Tapos, pag may laman na to, igaganito nyo lang siya. Parang etong bilog, then dito, ay no, then ganun. Sisip-sipin na niya yung mga hangin dito sa lalagyan. Basta sobrang okay siya. And then, ano pa ba? And mura lang dito. Habi, ang ingay mo! Nabavlog ako! Sorry! Tapos eto, bumili ako nung pang gadgad, or yung pang, ano ba, yung sa mga buko, or sa melon. Gawa ko ng melon juice. Tinidor yung ginagamit namin, kasi wala kaming ganito. So, bumili na ako ng ganito. Alam ko, alam nyo to. Yan. So, yun. And, eto, actually, nung binili ko to, dalawa talaga to, na dun, nakatago pa yung isa. Eto yung, ano ba, hindi ko siya magawa. Ayan, pero pag binaba nyo siya, dito, sa table, pag binaba niyo siya doon, iikot siya. So, medyo mahe-help siya kaysa mag-whisk ka ng mag-whisk ng ganun. Pwedeng pababa mo lang siya ng pababa. Then, iikot siya. Pero sabi ni Paul, medyo may nag-stock daw na konti. Parang, pero para sa, ayan, ito. Ayun na, umiikot yung baba. Ay, oo nga, medyo nag-stock. So, tatagain mo yun. May time naman na hindi. So, yun. So, tansyahin nyo na lang. Pero dalawa to nung nabili ko, nakatago pa yung isa. Ang tawag dito is egg beater. So, ayan. So, manual lang siya. Wala siyang battery. So, gaganunin niyo pa rin siya. Pagkababa, dun siya iikot. Yun. Ano pa? Ito yung sa itlog. Pag gusto niya ng may shape yung egg niyo. So, pag magpa-fry. Pero, meron na din pala. Meron na daw pala kami dito sa bahay na bilog neto. Sabi ni ate, bumili siya. Pero dahil nga, hindi naman ako nagki-kitchen before. So, hindi ko alam na meron kami. And ito nga, heart yung nabili ko, pero sabi niya, dumidikit daw dito yung egg. So, siguro kailangan mong i-grease muna to para hindi dumikit yung egg or something. Pero hindi ko pa natatry. So, balita ko kayo pag natry ko na. And then, ito. Ang daming design neto, pero ito yung napili ko. So, ayan. Hindi ko pa rin siya nagagamit, pero parang gusto ko siyang itry sa pancake. So, yun. Gusto ko siyang itry one day. Siguro pag ginamit ko itong mga mix na nabili ko din. Yan.
So, ayan. So, parang pag nakita, ang cute ng pancake. Nakadila. Ano pa? Ito. Ito mga huli ko na lang tong purchase eh. Kasi nga, parang medyo nagdo-dough na ako, nagfe-feeling chef na ako, or feeling baker pala. So, wala akong mat. So, ito, bumili na ako. And dito sa Philippines, kasi nung una, naghahanap ako, wala. So, sa China ko to ulit nabili yung next na ipapakita ko. So, ito, silicone na mat. Tapos, ito, wala rin kami. Before, meron kami parang paintbrush na style para dun sa mga, ano ba tawag dun? Basta pag maglalagay ka ng sauce sa mga niluluto mo yun. Kaso lang, parang yung mga bakal, for me ah, yung sa amin kasi before, parang nangalawang siya or something. So, hindi ko gusto. Plus, nag-iba yung amoy nung malapit sa bakal. Di ba yung parang may hair? Ito, parang may hair, then may bakal dito. Nag-iba yung amoy, and then yung iba, kalawang. So, pinili ko na lang na bumili na lang din ng silicone. So, ito. Plus, ang alam ko, ayun, pwedeng ilagay mo na dito yung sauce. Dito yung sauce. Then, igaganon mo na lang siya. Yan. Igaganon mo. Then, igaganon. Yan. So, mga mura lang itong binili ko. Mga chine na lang naman kasi siya. Tapos, ito. Ayan. Kasi nga, ang tagal nung una, di ba? Yung sabi ko sa'yo, dito, ay, sabi ko sa inyo na dito ko nabili ito. So, umorder ulit ako. And yun, dumating nga, mas nauna ko itong in-order. And then, mas nauna pa rin itong dumating. So, ito yung nasa China, pero mas nauna siyang dumating. Kaysa dun sa, galing lang Valenzuela yun eh. So, ito, fighting bag ulit. And then, ito, yung circles na. Mas nauna ko itong i-order kaysa dito sa mga hearts. So, ito yung circle. And then, eto, nag-feeling baker ako ulit. So, bumili ako nito. Ito yung pag pinatong mo yung tinapay. Pag ginanon mo, yung parang may ikot mo siya. So, malalagyan mo ng icing yung paligid. Hindi yung parang ikaw yung iikot, kundi ito lang yung iikot. Kumbaga parang round table, yung mga pinapatong. So, yan. Ito siya. Feeling. And then, ito. Nakita ko lang din siya. Ito yung lalagay mo rin siya sa dalawang gilid. Then yun yung parang magiging pantay. Para magiging pantay kasi diba usually pag maghihiwa tayo ng pa-side is hindi natin napapantay yun. So ito yung parang magle-level ng hihiwain mo. So ayan, meron siyang mga in. And last, dito sa binili kong batch na to, ito yung pinaka nakakatawa. Sabi kasi dumpling. Or sige, dumpling. Pero yung nasa isip ko kasi noong una, empanada pala. So yung empanada, diba, mas malaki. Hindi, nagulat ako na ganito lang siya kaliit. So parang pang dumpling nga naman. So okay, yung may mali pala. Pero kasi din sa picture, mukha siya talagang malaki eh. So yan, ang liit niya. Dali. So ito yung kamay ko. Ayan, ganyan lang siya kaliit. So ewan ko kung ano bang mailalagay ko dito. Kala ko talaga kasi pang empanada. And dun sa picture kasi, di ba minsan nakakaloko talaga yung picture. So ayan. Ang liit, hindi ko siya talaga alam kung paano ko siya gagamitin. Kasi naalala nyo, if nanonood kayo, yung ginamitan, ano bang tawag doon? Yung mga pie, homemade pie, yun. Yun pala yung inspirasyon ko dito. Yung mga homemade pie, kasi hindi siya man syempre sobrang perfect yung pagkakagawa. So, nag-try akong humanap ng ganito, and maliit nga lang yung nabili ko, sayang. And, ano pa ba? Eto, nabili ko naman to sa Lazada na ata ito sa Lazada. Yung milk tea. Di ba sabi ko, gusto ko mag-homemade milk tea. Kasi nga, yun yung mga times na wala pang milk tea shop na open. Or konti lang na open. So, bumili ako. Ewan ko, nakatry na ba kayo maggawa ng sarili yung milk tea sa bahay? Ito yung Enjoy na brand. So, ayan. Enjoy na brand na caramel sugar. And then, complete siya ng instructions. As in, kunyari, kung gagawin mo tong lahat, pang ilang tao, ilang water yung gagamitin, or pag isa lang yung baso na gagamitin, ay nagagawin mo, may mga instructions siya, so complete talaga. So, eto. Then, syempre, hindi mawawala ang sago. Or yung tapioca pearls. And then, dahil gusto ko lang ng extra, bumili ako ng cream cheese powder mix. So, eto yung lalagay mo sa ibabaw. So, ayan. So, lahat to from Enjoy. Hindi ko pa siya nagagawa. Siguro next week, ito try ko to.
And ito, sobrang tagal ko din pala siyang bago natanggap. As in, nag-worry nga ako, kala ko kasi may pwedeng matunaw or bawal ma-expose sa init. Kasi ang tagal na niya, tapos hindi pa rin siya na-deliver sa akin. So, pero hindi. Okay, powder pala siya. And yung isa is naka-vacuum sealed. Tapos, ayun, nag-order din ako nito. Andali, nasa na ba? Ah, konti lang pala yung una kong in-order. Kasi, ito, black gulaman. Kasi, nag-order ako sa Serenity ng, ano yung order ko dun? Black jelly. Brown sugar black jelly. Parang ganun. So, bumili na lang ako ng black gulaman ko. So, itatry ko sana na lagyan ng, ito pala, black gulaman. Gagawa na lang ako ng black gulaman ko. Pero meron din kayo mabibili na in-can. Yun yung mga una kong binili, in-can. So, gusto ko rin mag-try ng from ano naman siya, from NYX. So, yun. This is black gulaman. Enjoy din yung brand niya. And then, yung isa is almond jelly. Mahilig din ako sa almond jelly. So, ayun. Ano pa? Ito, sobrang dami ng NYX. Pero hindi, sige. Unahin ko muna yung konti. Ito, sabi sa inyo, ito lang yung nabili ko for Tokyo. Puro lahat pang luto or pang kain namin or pang bake. So, ito, Smart Babies. 4 board books. Ito daw siya. So, this set contains 4 Smart Babies board books. So, 1, 2, 3, ABCs, animal shapes, and colors. Hindi ko pa ito na-open kasi doon muna ako sa, hindi ko kasi, ayoko kasi ma-overwhelm siya. Gusto ko yung parang, kunyari, pag medyo familiar na siya sa isa niyang game or sa isa niyang toy, tsaka pa lang ako mag-open ng another toy. So, ayun. Ang mina-master niya ngayon, actually master na niya. And sobrang nagulat ako. And sobrang nakaka-proud. Yung letters nga na pinakita ko na ang tawag dito. Bigla ko lang sinabi na, where is A or where is B? Biglang naturo na niya dun sa may wooden puzzle or wooden alphabet puzzle. So, yun. Nakakatuwa lang. And then, meron na time na ano ba, yung nasa laptop naman, kunyari, yung from there sa may wooden alphabet puzzle, tapos sabihin ko, oh, where is A? Tapos hanapin niya dun sa laptop and alam niya, so wala lang, nakaka-browse. Shinare ko lang. And then, ito, Smart Babies din. So, Book of Manners. So, syempre, ayaw niya lang na maging matalino naman. Ayaw niya naman na matalino lang yung anak niya. Gusto niya rin may manners. So, bumili ako nung I'm sorry. And then, ng thank you. Ito pa lang yung tinuturo ko sa kanya, yung thank you. So, ayun. Actually, 4 to. Ito, meron pang please and excuse me. Pero ito yung parang feeling ko na pinaka-best. I'm sorry and then thank you. Oh, wait. 20. Wait. 20 minutes na pala tong vlog ko. So, magpa-part 2 na lang ako kasi ang dami na itong next na binili ko sa isang seller. So, bye guys. Hopefully, panoorin niyo rin yung part 2 kasi ang haba na nito sobra. So, mahihirapan akong i-upload to if ever. So, ipuputulin ko muna then part 2 naman. Bye!